ang katotohanan sa pagkasawi ni Jamir Garcia, ang bokalista ng Slapshot. Nagulantang ang mundo ng social media pagkatapos ang misteryosong pagkasawi ni Jamir Garcia, ang bokalista ng Slapshot. Si Jamir Garcia ay napabalitang dumaranas ng matinding balisa o depresyon na kung saan naging basihan ng sanhi ng kanyang pagkasawi. Naging matunog din si Jamir dahil sa mga iilang isyo na tinutulan niya, kabilang na dito ang pamimirata ng mga kanta. Ayon pa sa kanya, nakakalungkot lang daw isipin na nagbabayad sila ng buwis pero hindi daw sila kayang protektahan ng mga otoridad laban sa pamimirata. Samantala, ano nga ba talaga ang totoong dahilan ng kanyang pagkasawi? Natagpuan si Jamir Garcia sa kanilang bahay na wala ng buhay sa barangay Sangandaan, lungsod ng Quezon. At doon na pag-alaman ng mga otoridad na siya mismo ang kumitil ng kanyang sariling buhay gamit ang kumot na nakasabit sa kanilang bakal na bintana. Isinugod pa si Jamir Garcia sa hospital, ngunit sumakabil ang buhay na ito. Idineklara ng mga doktor na dead on arrival na. Hindi matatawaran ang mga naging kontribusyon ng Slapshot at ni Jamir Garcia sa industriya ng musika sa ating bansa. Sila ang mga taong nasa likod ng mga patok na kanta na hindi lamang nakilala sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nariyan ang ngayon na Langit, Luha at Sigaw. Samantala, naging emosyonal naman si Chito Miranda na siyang naging bokalista ng bandang Parokya ni Edgar. Dagdag pa niya, nalulungkot daw siya sa pagkawala ni Jamir, pero masaya siya dahil nakilala niya ito. Ito ang kabuuan ng kanyang sinabi. Sabi niya, "Dati hindi kita trip. Hindi ko din trip yung banda mo. But I always made sure na maging snob at mayabang sa'yo. Or I would at least try kasi di naman talaga ako ganun. Pero gusto talaga kita yabangan every time nagkikita tayo. Ganun ako sa'yo simply because I was intimidated by you, your band, and your crowd. Pero kahit anong gawin kong angas sa'yo, you would still always be consistently kind and soft-spoken. Hanggang wala na lang talaga akong magawa kundi maging mabait din sa'yo kasi wa-epek yung mga paangas-angas ko sa'yo. Wala din choice kundi mabilib sa banda nyo dahil sobrang professional at hardworking yung lahat. Nalulungkot ako na nawala ka agad pero masaya ako na nakilala kita." Ikinalulungkot naman ng mga tagahanga ng banda ang maagang pagpanaw ni Jamir Garcia sa edad na 42. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang imbestigasyon sa kanyang pagkasawi. Ano ang masasabi mo sa videong ito at sa pagkasawi ni Jamir Garcia? I-comment lamang at ating pag-usapan. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!